12 seconds later. Nalulot ako. Pero nag-adrawa ko yan. So, yan. Good morning mga idol. So, good morning mga idol for today's video mga idol. Yun nga, nag-work from home ako. Since, hindi ako pwedeng lumabas. So, on home quarantine daw ako. Pero okay naman ako mga idol. Hindi rin naman ako nagka-COVID. Since na naka-encounter lang ako or naka-alamuha ko ang isang nag-COVID. Eh, pero magaling naman na, awa ng Diyos. Magaling naman na yung nakasalapok ako. So, yun mga idol. For today's video nga, pag-uusapan natin yung sinabi ko last review nyo. Yung about dun sa ano pamagat ko? Yung ano, yung dragon fruit. Ano nangyari sa'yo? Yun. So, panoorin yung mga idol. Ito yun. So sa dulo ng video. Oops. Uy, skip muna natin 'yan. So itong part na 'to. Yan. Yung dalawa na 'yan, sabi ko pag-usapan natin sa susunod. So ngayon natin pag-uusapan mga idol. Sana maganda. So, first time natin mag-gossip ng vlog sa likod bahay namin. So, yun. Pag-uusapan natin yung dalawa. Dalawang fungucide na yan. So, dalawa yung ginagamit ko mga idol. Isang dieting at isang polycore. So, dalawang klase din kasi yung fungucide na to. Isang contact fungucide at isang systemic fungucide. Ang contact fungucide is yung dieting at yung tapos yung systemic fungucide is yung polycore. So, meanwhile, so yan mga idol, ngayon natin pag-usapan yung dalawang manok. Ngayon natin pag-usapan yung dalawang klase ng fungucide na ginagamit ko. Isang systemic at isang contact fungucide. So, dalawa sila mga idol, hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawa. Okay, anong pagkakaiba ng contact fungucide at systemic fungucide? So, dalawang klase yun mga idol. Ito yung ano, polycore. At meron ako dito. Okay. Dieting. Ayan. Okay. Ayan. Dieting. Nagagamit ko siya. Ito kabibili lang kasi mga idol. Meanwhile, so ano nga ba ang contact fungucide? Ang contact fungucide mga idol is kailangan ibabad natin or paliguan natin ng dieting fungucide yung mga halaman natin or kung cactus yan or anong halaman yan, seeds yan, ibabad nyo siya doon. So, kailangan yung contact kasi, ibig sabihin contact, kailangan makontact niya yung mga bacteria or fungus para mamatay yung mga fungus. Kailangan niya lang contact, kaya contact siya. So, kailangan nasa ano lang, protection niya. Okay, ang systemic naman mga idol, kailangan ma-absorb ng system ng ano ng halaman ninyo para umepekto, para mamatay yung mga fungus. Okay? Galing yung pagkakaintindi ko. Ito mga idol, sinishare ko lang yung knowledge ko ah. Kumbaga, pwede kong i-share yung knowledge ko, yung alam ko patungkol dito. Hindi naman tayo expert. Basta yun yung experience ko lang. So, one eternity later. So, mga idol, halimbawa mga idol, dun tayo sa contact fungucide. Example natin mga idol. Ang contact fungucide, example, may kakilala ka, tapos may virus siya or may sakit siya, kailangan mo ng protection. So, kailangan mo ng protection. Yun yung trabaho ni contact fungucide dieting. Kumbaga, kailangan mo ng barrier or protection ng halaman mo para hindi siya magka-fungus. Okay, sana naintindihan ninyo yun. So, di naman tayo sa systemic fungucide. Yung systemic fungucide, example, yun nga, may sakit ka na, kailangan mo uminom ng gamot. Kailangan mo uminom ng gamot para gumaling ka. Yun yung alam kong
systemic fungicide. Yun yung pagkakaintindi ko. Or kung may sipon ka, inom ka ng niusep, yun, gagaling ka na. Ganun. Kailangan ma-absorb mo muna ng immune ng katawan mo para magwaling ka. Diba? Ganun yun. Yun yung pagkakaintindi ko sa systemic fungicide. Ganun naman siya. Ganun ko ina-apply yung mga fungicide dito sa mga dragon fruit. Doon ko lang naman natutunan eh. Dito ko lang din natutunan sa YouTube yung dietane sa yung fungicide. Pero, yun. Maganda kasing gamitin itong dietane protection. Matagal ko na siyang ginagamit yung dietane. Tapos yung folicore. Dito ko na lang nung naging grabe na yung atake ng mga fungus sa mga dragon fruit. Almost 1 year ko kasi hindi na asprehan ng dietane yung aking mga dragon fruit. Kaya ganun. So, dalawang klase lang yun mga idol. So, search nyo na lang sa Google kung paano inahalo. Pero kasi ngayon, kailangan kong mag-spray every thrice and every other day ng dietane. Tapos yung kunwari, kahapon nag-spray ako na yung dietane. Bukas mag-spray na naman ako ng ganito, ng folicore. Yun lang mga idol, sana nakatulong ako ng naka-share ako ng knowledge kung about dun sa dalawang ginagamit ko, isang contact fungicide at isang systemic fungicide. Sana may na-share akong kaalaman sa inyo na so yan mga idol, dito ko natatapusin tong vlog ko at hindi ako nakapag-upload kahapon. Sana ma-upload ko today ito para may mapanood kayo. Yun mga idol, sana makapag-upload ako today. And then okay mga idol, maraming salamat idol at nandito ka sa dulo ng video na ito. At kung hindi ka pa isa sa mga idol ko, click mo yung subscribe button idol at kalimbangin mo yung maliit na kampana para ma-notify ka kung may upload akong katulad nito. So dito ko natatapusin ito mga idol at kita-kita tayo muli bukas. Enjoy life. Life is good and God bless. Paalam. Bye-bye. Alam nyo ba mga idol? Ito. Sarap kasi nung nakikita ang sarap. Ang ganda sa mata yung nakikita ko eh. Kaya napapatingin ako hindi dito sa camera. So, ang ganda kasi ng mga nakikita ko mga idol. May mga ibon kasi dito eh. Yan. May mga ibon kasi tagak. Tapos may mga kalapating lumilipad-lipad. Ang dami kasi. Tapos ang ganda pa ng view. Diba? Sino ba ang hindi mainggan dyan? So, yan mga idol. Paalam mga idol. Bye-bye! Peace! Power! Okay mga idol, halimbawa, yung isang kakilala mo, may sakit siya o may ubo siya, ganun. Kailangan mo ng protection. So, yun yung dietane, which is contact fungicide. Kailangan mo ng, syempre umuubo siya, kailangan mo ng pagtakip ng mukha nyo o kaya face mask para hindi ka ubuin, hindi ka ma... Kailangan mo idol ng face mask or towel or panyo para protection mo sa kanya habang kinakausap mo siya kasi nga meron siyang virus or meron siyang sakit. Yun yung pagkakaintindi ko sa contact fungicide. Contact. Ginagawa mo? Fungus. Pag-usapan yung dalawang manok. Ngayon natin pag-usapan yung dalawang klase ng... Okay. Bukawin nga muna natin. Shoo! Shoo! Okay. Yan. So, dun tayo sa system mga idol. Hindi. Dun muna tayo sa... Okay. So, mga idol, dun muna. So, okay. Halimbawa, mga idol. May sakit ka, kumbaga. Yung dun muna tayo sa contact mo sa idol. So, kasi halimbawa, mga idol, may sakit ka. May sakit yung isang kumakas.